Habang kami ay papauwi galing sa aming misyon, meron kaming nakita o nadaanan na isang babae. Bitbit ang kanyang anak at ito pala ay papunta sa kanyang school. Tara at alamin ang kwento ng kanyang buhay. Bata. Sakay ka? Gang, sakay ka? Asa man ka mo? Ato? Nag-aaral ka? Tapos may baby ka pa? O, ilang buwan na yan? Pag-lima po. Graduating. Ilang taon ka na ba? 18. Sige, sige, sakay ka. Akala namin, ano ka? Tawag niyan, pupunta sa health center. Pero nag-aaral pala siya mga kababayan. Pupunta na lang natin sa school. Oh, nito. Ayan. Okay ka lang dyan? Apo. Sige. Graduating pala tong bata na to. Sige, tara, tara. Okay lang ba na videohan ka namin? Opo. Mamaya mga kababayan, interviewin natin siya. Ang pangalan mo pala ay si Sia? Joy po. Ay, anong pangalan dyan? Ay, hindi po. Napulot sa basurahan. Ah, napulot sa basurahan yung mga gamit na yan. Opo. So, ibig sabihin, wala kang gamit sa school. So, ano ba ang trabaho ng mister mo? Scavenger, yung mga tagapulot ng basura dyan sa basurahan, dump site? Opo. Ah, so ito na ba yung school mo? Opo. So ito na yung school niya. So tabi lang kami dito para makausap din namin. Yan. Pwede ba naming ma-interview ka dyan? Oh, sige, lipat lang ako mga kababayan. So yan mga kababayan na daanan lang namin. Si ano ulit ang pangalan mo? Joy po. Si Joy? So si Joy Luma po ay 18 years old na nag-aaral. Graduating ka ba, Joy? Apo. Anong graduating ng Kito 12? Apo. Kito 12. So nakita namin siya. Akala namin mga kababayan pupunta doon sa MAA, sa pinakabayan, pinaka-downtown. Kaya napansin namin, ipapasakay sana namin. Pero nagulat kami na may bit-bit na ganito. Oh. Nag-aaral pala si Joy. So, dinarap na rin namin dito. Idadrap namin siya dito. So, itong gamit niya sa school ay halos pinupulot lang. Napulot nyo lang sa basurahan? Yung mga ball pen, ito, tsaka yung ano, notebook. Mga notebook? Wala kasi kami pambili. Walang pambili. Kamusta ang buhay ng magulang mo? Kamusta ang buhay nyo rin? Hiwalay na po kasi magulang ko. Hiwalay na? 2 months pa lang po ako, iniwan ako ng nanay ko. Tapos yung tatay ko may ibang asawa na. Kami, okay lang naman din kami. Kaya napaaga ang pag-aasawa mo ba? Mm-mm. Hinahanap mo yung aruga ng isang magulang? Ganun na po. Ikamusta ang buhay nyo ngayon na ikaw ay nag-aaral at may asawa? Medyo mahirap po kasi malayo po sa aming bahay yung eskwelahan namin. Mm. Araw-araw po naglalakad para makapunta. So yung husband niya kasi mga kababayan ay namumulot ng mga basura dito sa dump site. Tapos maibenta man lang sa junk shop yung mga ganun. Tapos kung may mga makita kayong mga katulad nito, akala ko mga kababayan, pangalan niya to. Ito, si... Sorry ha. Siguro ang pangalan niya, Kimpa. Apelido to. Pero yung pangalan niya dito, Sia. So, hindi ko na lang banggitin yung apelido, pero may nakita kami ditong parang lagayan ng mga gamit.
at bitbit niya ito, mga kababayan. So nakakamangha ka naman. Nakakabilib ka kahit sa sitwasyon mo na may baby ka na. Ano ang naisip mo at ano ang mga pangarap mo sa buhay? Gusto ko pong maging pulis. Gusto mong maging pulis? Opo. Ilan ba kayong magkapatid, Joy? Sa first na ano, si mama at saka si daddy, ako lang isa. Ikaw lang isa? Kasal ba sila? Hindi po. Hindi. Tapos, yung tatay ko may tatlong anak na sa iba, yung nanay ko may apat na anak sa iba din. So medyo okay naman ang buhay nila o nandyan lang din? Nandyan si ano, si mama ko. Nag-aano lang din sa basurahan, sa dump site? Yung ano niya, yung partner niya po. Ganon din po yung trabaho sa basurahan. So ngayon na maaga kang nag-asawa, ano ang gusto mong panawagan sa mga kabataan na naranasan mo ngayon? Siguro ano, huwag silang magmadali sa panahon. Kasi sobrang hirap pag may anak na tapos nag-school pa rin. Ako kasi gusto ko matupad yung pangarap ko kahit may anak na ako. Pangarap mo magiging pulis? Sa tingin mo ba maabot mo yun? Opo, kasi sisipagan ko pa yung pag-aaral ko. Ngayon nga po nandiyan yung teacher namin eh. Tapos may visitor pa, tapos i-check yung mga ginawa namin. Sa mga module, nandun sa teacher ko yung portfolio. Yan lang yung nadala ko kasi yan lang din yung requirements ni ma'am sa amin. Pwede ba namin mabisita ang bahay mo ngayon? Sa baba po? Opo, pagkatapos mo dyan. Pwede para po. Mabisita natin, mga kababayan, kasi itong video na to, pinapakita namin yung mga totoong buhay. So gusto rin namin makita yung bahay nila na kung ano ang meron sila sa araw-araw at ang buhay ng maagang pag-aasawa ni Joy. Ilang taon ka na nun? 17? 18 po. 17 ka, I mean buntis ka na. Opo. Ang partner mo ilang taon? 23 po nun. 23? Pero ang gusto ko lang sanang mangyari, Joy, na sana huwag mo nang madagdagan. Naka-implant po ako. Naka-implant ka? Pwede ba yung ganun siguro, no? O kahit bata pa, implant na. O maigi yan. Sige, ipasa mo muna to, tapos balik ka sa amin. Sige, balik ka, Joy. Mabilis lang ba? Hindi, may interview kasi. Nandiyan yung ano, bisita na magtingin sa requirements namin. Magtingin ng requirements. So, medyo matagal-tagal pa. Kasi may visitors daw po. Pero antayin namin, Joy. Alas 12 yan? Sige. Pauwiin din kami kasi babalik din kami para kumain. O, sige. Kakain lang kami sa bahay tapos babalik ulit kami kasi may gagawin pa. Sige. Good luck sa iyo, ha? Sa interview mo, sa assessment mo, ha? Apo. Thank sige. You. Balik ka. Kasi apo, pupuntahan namin yung bahay mo para makita din ng namin ang sitwasyon mo, ha? Thank sige, you. Joy. Dito lang kami. Papasok na rin si Joy. Bit-bit ang kanyang anak. Dala-dala ang pangarap na makatapos at makaangat sa buhay. Makalipas ang 3 oras, lumabas na rin sila, Joy, kasama ang kanyang mga kaklase. Ayan na po si Joy. So tayo na. So ayan, mga kababayan, nandito na kami. Tara. Si Joy, tara Joy, listahin natin. So dito nakatira si Joy. So yung lugar nila ay isa sa
isang dump site dito. Ipakita mo nga, Paul, ang sitwasyon dito. Yan. Dump site po yan. So lahat ng basura ay dyan na itambak. Uy, may aso. Okay lang? Okay lang na pumasok kami. Pasok tayo. Hindi lang, sir. Uy, medyo marupok nga. Okay lang. So itong mga kahoy na to ay pinulot lang din. Sinong gumawa nito? Kayo lang din. Nung partner mo. Dito sila nakatira, mga kababayan. Sa maliit na kubo-kubo na kanilang tinirahan. So itong mga plywood na to, inipon siguro nila. Tama ba, Joy? Opo. O yung electric pan nyo, pinulot lang din to. Pinahiram sa amin sa ate ng kapatid ko. Ah, pinahiram? Opo. Pero luma na rin, oh. Sira na. Sira na rin. Hindi, gaano. Oo. So, kumain ka na, Joy. O may luto ka na? Walang po. Uy, wala na. Baon, eh. So, ganito ang buhay ni Joy sa maagang pag-aasawa. So, naranasan mo na ang hirap. Ang hirap ng buhay. Sobra. Sobra. Ngayon, anong gusto mong plano sa anak mo na ayaw mo nang maranasan din nila? Maranasan. Mag-aaral lang mabuti. Mag-aaral lang mabuti. So, yun yung ma-advise mo sa mga nakapanood. Pag mag-asawa ng maaga, sobrang hirap. Sobrang hirap, no? Opo. Lalo na sa sitwasyon mo na broken family. So dito tayo. Dito tayo, Joy. Pwede bang umupo dito tayo? Mm-mm. Yan, upo tayo. Pero timing lang kasi itong mga... Ay, kitablihan lang ako kay nag-crack ng motoriya. Ah, nag-crack na rin to? Kay ang kawayan, kay tako man. So dito ka. Pwede dito. So yun, mga kababayan. At least nabisita natin yung sitwasyon nila Joy dito. So galing kami ng school, sinundo namin si Joy. At kamusta ang school kanina? Okay lang. Medyo kinakabahan kasi may assessment. May assessment para sa IELTS ka ba? Nag-aaral ka ng IELTS? Ang IELTS na yan, yun na yung plano mo na sana makapag-aral ka. Or ano na lang, kahit makagraduate ako para makatrabaho. Para makapagtrabaho. Kasi gusto ko. So walang kasiguraduhan kung makapag-aral ka pa, Joy. So layo kasi ng eskwelahan. Tapos yung pera pa. Pera namin. Nilalakad ko na lang nga kasi wala na kami pang pambayad sa motor. Pamasahe. So ngayon, meron akong ibibigay sa iyo, Joy. Para sa panggastos nyo bilang tulong sa inyo, ha? So, pasalamatan ko lang po ang ating sponsor, from Virginia, USA. Ang kanilang hometown dito sa Pilipinas, province Tokitik, Tayog, Pangasinan. Maraming salamat sa suporta nyo po, tita, from USA, Virginia, USA. Ito ay nagpaabot sila ng 3,000, ha? Para daw maitulong sa katulad ni Joy na... Nakita natin ang kanyang sitwasyon. Kahit sa hirap ng buhay, may pagsisisi man. Sa huli na, no? So ipapaabot natin to. 3,000 to. Galing kay Atita ng Virginia, USA. Ha? Ito. 1, 2, 3. So anong gagamitin ni Joy dyan? Pambili ko po ng bigas. Tsaka pang gamot niya. Cyril, kasi may ubo. Bibili ko rin ng mga sa bahay. Gamit? Sobrang hirap po kasi walang pagkukunan ng pera. Kung hindi ka sisikap, hindi ka magkakapera, hindi kayo kakain sa isang araw. Ganun kahirap. Naranasan niyo bang hindi nakakain sa isang araw? Minsan nga tuyo na lang ang ulam namin. Kasi wala na kami pambili, binayad na yun sa utang. Magkano ba ang kita ng husband mo o yung partner mo sa isang araw?
300 lang a day. Tapos kulang pa yun kasi may bata. Kailangan din niya ng... Katulad ngayon, may sipon. Kailangan din niya ng pambili ng gamot. Wala akong mabili kasi 100 na lang yung pera ko. Nagpapasalamat ako kasi may pera na ako pambili ng gamot ng anak ko tsaka bigas namin. Bili ka ng 25 kilos. Para... Kahit pa paano, malaking tulong na yun. O saan ba si mister mo ngayon? Nangangalay kay... Umaga dyan sa dump site? Sa basura. Sa basura? Para may maiuwi siya dito at makakain na kami. Kasi 100 na yung ipagkasya ko pa yan, wala na kaming bigas. So ito na lang ang bigas mo? Ito? Opo. So anong ulam niyo dyan? Wala. Wala? Ayan, toyo. Tsaka suka. Wala nga diaper yung bata eh. Nagda-diaper pa yan? Kasi baby pa, 5 months. Tapos... Mahirap pa ang buhay? Sobra. Hirap. Mahirap pa ang lalo na... Bata, bata ka pa. Bata ka nag-asawa. So sa lahat ng mga nakapanood sa atin ngayon, lalong-lalo na sa mga bata or dalaga pa na wala pang yung sa edad mo na maagang nag-asawa, anong maipapayo mo sa kanila? Huwag sila mag-asawa ng maaga, mag-aral sila muna ng mabuti, makapaghanap ng maayos na trabaho para sa bubuuhin nilang pamilya sa susunod na dekada ng panahon nila. Ngayon mo na-realize, Joy, na ang pag-aasawa ay hindi madali? Hindi talaga. May time ba na talagang nagsisisi ka? Oo, kasi dapat ngayon nag-aaral pa ako. Kahit saan pumupunta. Ngayon may anak na ako, hindi ko na kayang gumala ng mag-isa kasi alam nang pabayaan ko yung anak ko. Sa school, dadalhin ko siya kasi hindi naman siya naka-battlefeed. Kasi wala kami pambiling ulam, gatas pa kaya. So si papa mo at si mama mo ay hiwalay. Taos-puso po ako nagpapasalamat sa mga sponsor natin na handang tumulong, handang sumuporta sa ating channel. Kaya taos-puso po kami nagpapasalamat. Kaya laban ka ha! Kasi isipin mo, andyan na yung anak mo. Ilang buwan ba yan? 5. Mag-5 na yung linggo. 5 months na. So, mag-pray ka. Opo. Ampu ka na makayanan nimo. Ako pala si Mang Ili. Ha? Isa sa mga team ni Pugong Biyahero dito sa Davao na nag-iikot-ikot para makita ang sitwasyon ng buhay nyo, ha? Thank you po sa lahat ng sumusuporta at nagdarasal sa ating biyahe sa araw-araw po. At may panibago tayong natulungan sa pangungunayan ni Pugong Biyahero ng ating butihing Sir Paul. Thank you kaayo kay gitagaan jud ko ninyo ani, ayud ko pampalit og bugas. Pati diaper sa bata, kapalit na jud ko. Daghang king salamat. Maraming salamat daw po. Tita ng Virginia, USA. Ayaw niya pong magpabanggit ng kanyang pangalan, pero alam niya na po kung sino siya at napakabait niya dahil nagpaabot siya ng tulong para in case daw po na mayroon tayong makita na deserving pong tulungan ay mapaabot natin. So, bili agad ng gatas, bili agad ng pangangailangan niyo, ha? Pinaka-importante yung bigas, ha? So, hopefully, makabalik kami dito at meron pang mga gustong magpaabot ng tulong. Sana ipagpatuloy mo yung pangarap mo na makapag-aral ka. Kasi, di ba, nag-ano ka naman? Nag-inject ba tawag niyan? Yung nag-control ka na? Opo. Para? Para magampanan mo bilang ina at hindi masundan agad, ha? Opo. Tama muna yan. Tama muna ang isa, ha? At
Mag-pray lang. Yun lang yung pinakaano ko sa iyo, ha? At isama ka namin sa aming mga dasal at sa ating mga sponsors. At maraming salamat po mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!